Oh my God, wala talaga ako kasama dito. What's up everyone? It's me, Flower, and welcome back to my channel. Guys, kakaiba yung level ng energy ko today kasi finally dumating na ang Ultimate Beginner Brushes 2.0 ni Mama Ann Clothes. Actually, matagal ko na siyang in-order and 2 days ago lang siya dumating. So, nilinis ko muna siya, nilabahan kasi nga bago siyang dating at galing siya sa labas. Excited na ako guys na i-QA to, i-review, bigyan kayo ng first impression and konting demonstration. So, without further dadal, let's start! To be honest guys, wala pa akong kahit anong experience sa mga brushes ni Mama Ann Clothes, including the Eye Essentials, Travel Brushes, or kahit dun sa first version ng brushes na to. Wala talaga akong idea sa kung ano yung quality ng mga bristles ng mga brushes niya. Pero I'm a big fan ni Mama Ann Clothes. Parang yung pinanganak ata si Ju, nanonood na ako ng mga vlogs niya. Pero kahit naman fan ako ni Mama Ann, magbibigay pa rin ako ng honest opinion and feedback dun sa mga brushes na i-review natin today. Nakalagay siya sa ganitong pouch. Yan. Sobrang laki niya guys. Pwede niyo siyang lagyan ng iba niyong mga makeup or anything. Pwede niyo ipasok niyo dito kasi sobrang laki niya. Ganyan yung size niya. Meron siyang karton sa loob para mapaghiwa-hiwala yung mga brushes. Nakasiksik siya doon. So, ganitong itsura niya. Ganyan yung itsura niya. Ito yung mga face brushes. Yan. So, meron tayong powder brushes. Ayan. Meron na siya ngayong label. Hindi ko alam kung nakikita nyo kasi ayaw na naman makisama ng camera ko. Pero meron siyang name dito or label. Ito yung tsura niya. Blush brush. Flat angled kabuki. Contour blush. Color gold. Itong unahan. And then, white siya. Pero dati, pure white as in white na white yung handle. Pero ngayon, sabi ni Mama Ann Clothes, naging pearlized na yung handle niya. Tapos, may label na siya aside from name niya. And then, color medyo grayish yung nanditong part, yung sa mga bristles niya. Para sa eyes, ito naman yung mga brushes nakasama dun sa pouch. Eyeshadow shader brush, small angled brush, concealer brush, big blending brush, fan brush, and the small eyeshadow blender. So, gagamitin natin guys yung mga brushes na ito para sa ating makeup look for today. So, maglagay na tayo ng funda using the foundation brush. And I'll be using this. For the foundation, gagamitin ko itong flat angled kabuki brush. Sobrang soft. Kasi nang fluffy ng kanyang bristles. Kaya sobrang soft ng brush na to. At ang laki niya, tingnan nyo. Madali niyang mabiblend yung foundation natin. And, grabe, sobrang soft. Wala akong masabi. So, kahit ganito yung way nyo ng paglalagay ng foundation, wala kang ma-feel na sakit. Kasi may mga brushes kasi na pag ginanto mo siya sa face mo, mayroong ouch effect. Kasi mayroong masakit na parang kang tinutusok-tusok. Pero dito guys, wala kang ma-feel. Sobrang swak niya sa mukha ko. At hindi time consuming yung pagbe-blend mo. Kasi nga, malaki yung kanyang brush. Magaan din siya and wala akong nakikitang striking lines. Striking lines? Wala akong marka ng mga bristles na nakikita sa aking face. Kasi may mga ganong brushes, nagiiwan siya ng mga linya. And so far dito, wala. Very good Mama Ann, very good. Kahit hindi na ako mag-tub ng sponge sa mukha, okay na siya. Sobrang pakak at malinis yung pagkaka-apply ng aking foundation sa aking face. And then, the next one is concealer. Actually, hindi ako sanay mag-concealer using brush. Usually, sponge yung ginagamit ko. Pero sige, itry natin yung concealer brush ni Mama Ann. So, ito siya.
Ganito yung itsura niya. Yung typical concealer brush. Yung medyo mahaba tapos malapad. Gagamitin ko ang aking Maybelline Fit Me concealer para sa aking under eyes. Alam nyo, saktong-sakto siya sa under eyes. Pwede. At madali niya ding na-blend concealer sa ilalim ng aking eyes. Which is good. Akala ko kasi magtatagal ako pag naka-concealer brush ako, tapos i-blend ko yung baba ng mata ko. Pero, mabilis siya. See that? Parang akong naka-sponge din. First time kong gumamit ng brush sa concealer. Pwede din ito pang spot conceal ng mga gusto nyong itagong eme dyan sa mukha nyo. Actually, pwede din siyang panglinis dito. Or kaya yung sa waterline, pag maglalagay kayo dito ng eme or eyeshadow nyo. Madami siyang pwedeng gawin actually. Next is powder. I'll be using this powder brush para mag-set ng ating face. Gamit ko pala itong Nichido Final Powder. Ang laki din. Ang laki din ng brush na ito, ah. Almost cheeks ko na siya. Lambot. Wait lang, baka manigas na yung concealer ko dito. Gamitan natin siya ng nitong brush. Ang galing niya talaga. Sobrang mapapadali nito ang buhay natin sa pag-makeup. Kasi, ang lalaki ng brush niya, so madali niya nako-cover at nabablend yung ating makeup sa ating mukha. Next is contour. I'm not sure if kaya nito yung cream contour or stick contour. Dito sa kabilang side, dito try natin yung powder contour and then try ko dito sa kabila yung stick. Okay, so saktong-sakto lang sa may ganitong part nyo to, kung brush na to. Perfect na perfect yung shape na to para sa contour area natin, oh. See that? Then try na naman natin sa kabila yung stick. Nabiblend din naman niya. Hindi nga lang siya kasing bilis yung sa powder. Kasi syempre. Pero, nablend niya nga. Kahit ganun ka-stick yung consistency nung stick, nabiblend niya din. Galing nga. Sige, maglagay na tayo sa temples natin sa noo. Tapos, gamitin natin yung brush. Diba? Ang galing niya! Takot kasi ako nung una, baka hindi niya kayang i-blend yung mga cream or stick products, pero see? Sa kilay naman tayo. Siguro yung ano lang, downside lang nitong brush nito, wala siyang spoolie. So, pag nag-makeup kayo, kailangan niyo ng extra spoolie para ma-brush up niyo yung kilay niyo. So, gel yung gagamitin ko for my kilay. Actually, akala ko guys, makapal siya. Pero hindi, sobrang nipis niya lang. Oh, kita nyo ba yan? Hindi kasi ako mahilig din sa makakapal. Kasi gusto ko precise at talagang on flick yung kilay ko. Maganda siya actually ipag-apply ng eyebrow product. Kasi nga manipis siya, so mabilis lang. Wow.
dapat saktong-sakto lang yung haba niya para sa kamay ko. Kaya madali lang mag-apply. Sobrang ganda niya. Sobrang ganda niya i-apply for the kilay. See that? Pakak na pakak ang kilay ko. Ang bilis ko nakapagkilay ngayon, actually. So, proceed naman tayo sa ating eyes. Medyo komplikado sa akin yung eyes, pero sige, let's go. Gamitin muna natin yung big blending brush para sa ating transition color at para dito sa mid-crease area. And gagamitin natin ang EB Advance. Perfect talaga to sa mga beginner. Yung ganitong size ng eyeshadow blending brush. Para madali nilang ma-blend ang kanilang eyeshadow. See, oh, cover na cover niya na yung mata ko. Sobrang laki niya, oh. Kaya mapapadali talaga yung buhay na dito, eh. Maganda siya ipag-blend. Still, wala pa rin ako nararamdaman na kahit anong sakit pag dinadampi ko yung brushes sa aking mata. Nakikita nyo, hindi pantay yung mata ko. Ito, medyo malaki siya, tapos mataas. Ito, medyo maliit siya compared dito. So, dito sa part na to, medyo nagkaroon lang ako ng struggle kasi since malaki yung brush. Ayan, no. Pero all in all, hindi naman siya bothering at nabiblend pa rin naman niya ng maayos yung ating eyeshadow. Gamitin natin tong small eyeshadow blending brush. Dito sa part na to, ito ang maganda. Saktong-sakto siya dito sa may outer V ng mata mo. Oh. Tapos tap-tap mo lang siya ng ganyan for circular motion. Ang ganda niya! At hindi siya messy gamitin. See? Then, mapapasok. Oh my God! Ngayon lang ako nag-eyeshadow ng malinis. Ang ganda niya! Add pa tayo ng konti. Ang ganda niya! Ang ganda! Ah, favorite ko na to! Kita niyo ba yan? Ito naman kabila. Perfect talaga siya sa eyes natin. Sobrang favorite ko na to. Sabi, wala akong masabi dito. Ang ganda niya. Saktong-sakto lang siya. Tapos, oh my God, wala talaga akong masabi dito. Ito yung eyeshadow shader brush niya. At tingnan natin kung makaka-pick up siya ng shimmer. Ha? Kasi gagamitin ko siya para lagyan yung gitna ng medyo may shimmer. And sis, nakaka-pick up siya kahit hindi siya basa. Sige, try yun natin. Dito lang sa may gitnang part. Ang ganda niya! Basahin natin para makita natin kung may difference ba. As expected, mas opaque yung product. Yung payoff ng color niya, syempre mas maganda. Kasi binasa natin. Ganda niya. And then using this small eyeshadow blending brush pa din, mag-contour tayo ng ating nose. Saktong-sakto siya dito sa part na to.
mag-curl lang ako ng lashes and mascara. And then, I will be back. So, next one, maglagay naman tayo ng blush. And I'll be using, syempre, yung blush brush. Gagamitin ko tong Caroline Oil Control Blush On. Alam niyo, pwede din talaga siyang gamitin a foundation brush. Kasi dense siya. Actually, mas dense siya kaysa dun sa isa. And then, highlighter. So, may ganito si Mama Ann Klutz. Pero, yung iba, yung nakikita ko, ginagamit nila, it's either yung big or small blending brush. Yung ginamit natin size. So, try muna natin ito sa kabilang part. And I will be using the EB Advanced Glow Out in the Shade Spotlight. Sakto lang siya dito sa may taas ng cheeks ko kung saan talaga nilalagay yung highlighter. So, let's see if maganda mo siyang pang-apply. Yes, maganda din siya. Pwede naman siya gamitin. Dito. 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 Mataas ata yung lamig ko. Ganda ng highlight ko. And then, sa ilong. Yung length niya, sakto, kung makikita nyo, sakto lang din siya sa ilong. Ay, sabi ko pala, itatry natin yung eyeshadow blending brush sa kabilang side. Sige. Gamitin ko tong big blending brush. Oh. Mas madali nga siyang ilagay. Compared dun sa fan brush. Ano pala, mas gusto nila to. Mas madaling i-control yung product. And then last ay ang ating lipstick. Gagamitin ko ang Squad Cosmetics. Yung shade niya is Gleeful. Multi-purpose mousse cream. Ayusin ko lang guys yung hair ko and magpa-final touch lang ako and I will be back. So guys, I'm back and okay na yung hair ko. Lahat ng face brushes, favorite ko. Sobrang fluffy nila lahat. Sobrang lambot. At sobrang lalaki pa nila, which is good kasi perfect siya sa pagbe-blend. Mapapabilis nyo yung pagbe-blend ng ating makeup. And marami siya actualing use. So, for example, etong blush brush, pwede mo din siyang gamitin as a foundation brush. Same goes with the foundation brush itself. So, I really love this. At ang favorite ko naman sa eye brushes is, syempre, itong dalawang ito. Ito na lang. Kasi ito, pwede for nose. Sobrang perfect ito para ma-intensify yung part na gusto mong ma-darken sa side na to. And ito naman, overall, maganda siyang pang-blend ng lahat-lahat ng mga eyeshadow na ilagay mo sa iyong eyes. So, sobrang ganda. Worth it ang pera nyo pag binili nyo yung mga brushes na to. Considering na sa 699 pesos, meron na kayong ganito kadaming brushes. Kumpleto pa siya from face brushes hanggang sa eye brushes, di ba? And I swear, walang tapon sa lahat ng brushes na to. Kaya, if I were you guys, go get your own brushes na. Yung bundle is 999, pero pag yung mga brushes lang, 699. So, that's it for today's video. I hope nag-enjoy kayo sa video na ito at natulungan ko kayong mag-desisyon kung worth it bang bilhin ang mga brushes na ito. And of course,
Thank you kay Mama Ann para sa pag-release ng mga bagong brushes na ito. And sobrang helpful nito para sa mga kagaya ko or kagaya namin mga beginners. So, if nagustuhan nyo ang video na ito, please like, share, subscribe on this channel, and ring the notification bell para maging notified kayo and updated whenever I uploaded new videos. Thank you for clicking and watching this video, and see you on my next one. Kaboosh!